1 Corinthians 9:27. I keep my body under control and make it my slave. Sinusupil, pinipigil ko ang aking sarili para ako ang maghari sa aking pagkatao. Discipline for peace of mind. Paano nga ba sa paraan ng disiplina ay magkakaroon tayo ng matiwasay, tahimik na kaisipan, damdamin, buhay? Panginoon, salamat po dahil kayo ang kapayapaan namin at tinuturoan niyo kaming maging payapa. Ano man ang kalagayan ng aming kapaligiran. Patuloy niyo po kaming linisin at ngayon ay buksan ang aming isip, ang aming puso sa inyong mensahe na makapagpapalaya, makapagpapalakas sa amin at lalo pa na magdudulot ng kapayapaan. Kayo pong mangusap, mangaral, magturo. Dalangin namin ito may kalakip na pasalamat sa ngalan ng iyong anak at aming Panginoong si Jesus. Discipline for peace of mind. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa paraan ng pag-iisip ng tao at ano ang nagiging bunga ng paraan na yon ng pag-iisip. John 16:33, si Jesus, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Yan ang isang number one na mensahe ng Panginoong Jesus, peace. Kaya nga nung siya isinilang, kumakanta ang anghel, peace on earth. Peace in people's hearts. Peace talaga. Sayang ang pagiging relihiyoso, sayang ang paglapit sa Panginoon, sayang ang paglilingkod, pag-aaral, kung hindi naman iwasay ang kalooban. Kasi ang talagang gusto ng Panginoon na marating ng lahat ng mananampalataya ay kapayapaan. At sabi niya, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So dalawang pagpipilian, sabi niya talagang magulo ang mundo. Magkakaproblema kayo, natural lang yun. Huwag kayong magtaka. Pero isipin niyo, nagapiko na ang daigdig. Nagahari na ako. In other words, ano dapat pag-isipan ng tao? Not trouble, but Jesus. Ang dapat na nanaig sa kanyang damdamin, eh hindi yung pag-aalala, kundi yung pagtitiwala sa Panginoon. Philippians 4:8, "Finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop about thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise." Sabi niya, imbes ang isipin ninyo yung mga kasinungalingan, mga nakakagulo, mga maruruing bagay, mga nakakaligalig, masasama, mali, huwag kayong tumigil ng pag-iisip, pagtotoo ng isip tungkol sa mga kanais-nais, magagandang bagay na nakakapuri sa Panginoon. In other words, we are given choices of what to think of. Pwede ka mag-isip ng trouble, pwede ka mag-isip ng peace, pwede ka mag-isip ng Satan, pero pwede ka mag-isip ng God, pwede ka mag-isip ng kaguluhan, pangliligalig ng iba, pero pwede ka mag-isip ng mga pangako ni Jesus ng kapayapaan. Ang isip, mapaglaro. At maraming tao pinaglalaroan ang sarili nilang isip. Hindi sila ang amo ng isip nila, kundi yung isip nila ang nagiging amo nila. At mapaglaro ang isip. Proverbs 23:33, "You will see weird things, and your mind will play tricks on you." Kaya mga taong matatakotin sa multo, may dumadaan lang na hangin, nakakakita yan ang multo. Yung mga taong matatakotin sa end times, mayroon lang nangyari dito, may nangyari doon na konting dito, end times na sa kanya yun. Yung mga tao na laging maraming galit, hindi mo naman ginagalit, nagagalit din agad. Kasi may mga tanim na agad na galit, madali nang tumubo. Paglalaroan ka ng isip mo, at ililigaw ka ng isip mo. There are mental tricks and mental illusions. So watch your mind.
Yung mga selosa, lagi nakakakita ng pagseselosan. Yung mga takot na takot mawala ng pera, laging nakakakita ng paghihirap at pagdarahok. Yung takot na takot sa sakit, laging nakakakita at nakakaramdam ng kung ano-ano. Mga laro ng isip. Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Si Jesus na may sabi nun, pagkatapos maraming Kristiyano, walang iniisip kundi end times sa babukas, end times sa next month, end times sa back. Sabi, don't worry about it. Not even the Son knows about it, only the Father. It means it's not for you to know. Kasi kung para malaman mo yan, di dapat binunyag. Tapos laging yun ang iniisip. Mga bagay na hindi naman mababago, iniisip pa rin. Ang nagbabago lang damdamin, nalulungkot, natatakot. Sabi niyo, don't worry about tomorrow. Bakit ka worry mo ba? Mapapalitan mo ba yan? Maiiba mo? Hindi rin. So sayang lang ang pagod mo. And worry is thought. On the reverse, thought is worry. Pag palaisip, mapag-alala. Pag laging nakakaalala, madalas lang malungkot. Kaya nga sabi ng isang tula, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. Pabunti pa, nakakalimot. Mayroong mga nagmamahalan, magkalayo, magtatanggol yung isa, huy, nakakalimutan mo na yata ako. Kung talagang mahal mo siya, hindi ba iibigin mo pa nga malimutan ka na ng konti para hindi siya laging malungkot? Kasi lagi mong nakaalala ka, lagi ka namimiss. Tuwan-tuwa ka, yung ego mo, tuwan-tuwa, dahil lungkot na lungkot siya at wala ka. Ganun ba ang pagmamahal? So sabi niya, mabuti pa na malimut-limutan mo ko, na makangiti ka naman, sumaya-saya ka, kasi lagi mo ako naaalala, tapos nalulungkot ka naman. So dahil mahal kita, please, kalimutan mo na muna ako dahil magkalayo naman tayo. Don't be obsessed with me. Yun ang pag-ibig na nakakapagpalaya, hindi pag-ibig na nanggagapos, nang tatali, nang kukulong. Psalm 32:1-5. Our God, you bless everyone whose sins you forgive and wipe away. You bless them by saying, you told me your sins without trying to hide them, and now I forgive you. Before I confessed my sins, my bones felt limp and I groaned all day long. Night and day your hand weighed heavily on me and my strength was gone as in the summer heat. So, I confessed my sins and told them all to you and I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took away my guilt. Nandito na yung buong theology ng sin and forgiveness. Ang Diyos ang nag-aalok. Patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Pupunasan ko, papawiin, aalisin ang bahid ng karumihan. Pagpapalain ko kayo. Ipinagtatapat nyo sa akin ang inyong mga kasalanan. Hindi nyo itinatago, hindi nyo ipinagkakaila. Patatawarin ko kayo. Ganun kasimple ang deal ng Diyos sa atin. Until religious intercessors and priests stood between men and God and made the business of forgiveness complicated and expensive. Pero kung sa Diyos lang, may magtapat kayo sa akin, huwag kayo magkaila, patatawarin ko kayo, edi matatanggal yung guilt nyo. Ang hirap yatang mag-guilty. Pero ang mga religyoso, lagi nagpapag-guilty because they can control people who are guilty. Pero ang Diyos sabi niya, huwag niyong buhatin yung guilt niyo. Gusto ko maluwag ang loob niyo. At sabi ngayon itong awit, bago ko ipinagtapat, bago ko inamin at hiningi ng tawad ang mga kasalanan ko, kasakit ang mga buto ko. Para ako may bone cancer. Umaatungal ako araw-gabi sa sakit. Araw-gabi, napakabigat ng pasanin ko. At ang aking lakas ay parang sinisip-sip ng init ng tagaraw. Kaya naman, ipinagtapat ko sa Diyos sa aking mga kasalanan. Wala akong iniwan. Hiningi ko ng tawad. At pinatawad niya ako. Inalis niya ang aking heavy guilt feelings. Ang ministry ng Diyos mangalis ng guilt. Ang ministry ng mga relihiyosong nagpapahirap ng buhay ng kapwa, magpagilty. Kumusta?
Ang damdamin nyo ngayong oras na to, kayo ba'y punong-puno ng guilt o malaya, magaan, hindi dahil holy kayo, hindi dahil tayo ay perfect, kundi dahil nagtatapat tayo sa Diyos at pinapatawad naman niya tayo at nagtatapat tayo. Mahirap na dala ng isip yung guilt. But guilt, forgiveness, peace are all thoughts. Nasa isip yan. Confess unto peace. Diretso sa Diyos. Hindi mo kailangan padaanin pa kung kani-kaninong tao yung confession mo. May bayad pa. Diretso sa Diyos. Yan ang gusto niya. Yan ang pinapalaya niya tayo. Hindi niya tayo hinahanapan ng perfection. Ang ginawa niya, para mawala yung guilt natin, hindi siya nagre-require ng 100% holiness. Ipagtapat mo lang, ihingi mo ng tawad, and you are wiped clean. Not because you are clean, but because you are made clean by God, by God's kindness, and especially by the God's kindness through the work of Jesus. Romans 8, 1-2. If you belong to Christ, you won't be punished. Tapos yung iba, takot na takot pa. Ay, Kristiyano na ako, pero nagkasala ako. Meron naman akong parusahan, tanggal na naman ang salvation ko. Sinabi na nga, if you belong to Christ, you won't be punished. Bakit ang kulit? Gustong-gusto yung may punishment. At gustong-gusto ng mga ibang teacher, laging may punishment. Kasi ito yung may punishment, nagigilty ang mga tao. Ito yung nagigilty, mas madali silang pasunurin. If you belong to Jesus Christ, you won't be punished. Mahirap bang maintindihan yan? The Holy Spirit will give you life that comes from Christ Jesus, not from your own deeds, not from your own performance, but from Christ Jesus, and will set you free from sin and death. When you are freed from sin, it doesn't mean you are freed from committing sin, because kahit naki Christ ka na, once in a while you fall and commit sin. So what does it mean you will be freed from sin? You will be freed from the punishment of sin, because Jesus took the punishment. And you will be freed from the guilt of sin, because when you know that when you confess of the Lord, He forgives, therefore you are free from the guilt and the punishment of sin. But no Christian is really free from the actual act of doing sin, because God knows that we are not perfect, God remembers that we are dust, kaya naglagay siya ng daan para makabalik ang lahat ng nadadapa, confession. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us, and will give us a renewed heart. Hindi yun mahirap maintindihan. Kawawa ang mga nasa Panginoon na lagi pang guilty, lagi pang natatakot, lagi pang nag-iisip na siya ay mapaparusahan, mawawala sa presensya ng Diyos, etc. Be free in Jesus, and freedom is thought. Again, nasa isip yan. Meanwhile, the thought of torture is punishment. Pag naiisip mong mapaparusahan ka, naiisip mong magbubunaw ang mundo, maiisip mong dadali ka sa impyerno na naman, nasa Panginoon ka na, matutorture ka lang. Nawawala yung joy of your salvation, bagamat hindi nawawala yung salvation. Romans 6:14, don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Hindi ang ibig sabihin ng don't let sin keep ruling your lives, dapat hindi ka na nagkakasala. Ang ibig sabihin nun, yes, nagkakasala ka pa rin, hindi ka talaga perfect, ang kapatid mo, ang mga kasama mo, magkakasala pa rin. Pero huwag yung takot sa parusa ang maghari sa buhay nyo. Ang paghariin nyo sa buhay nyo ay ang Diyos, ang kanyang kabaitan, at hindi yung law na nagbibigay ng punishment. Romans 6:14, read it over and over again. Don't let sin keep ruling your lives. In other words, don't let the fear of sin and the guilt of sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness, not by your perfection, not by the law, or not by obeying the law. It doesn't mean do not sin, but it only means do not be a slave of the fear of sin and punishment. But of course, it's always preferred that we minimize sin. You cannot be sinless, but you should sin less and less and less. That is desirable. But sinlessness is unattainable in this life. Sino man ang mag-iisip noon ay laging mabibigo, laging magigilty, matotorture, wala yung peace. Kaya alam mo na hindi yun ang tamang reading eh. Kasi pag tama ang reading mo ng scripture at application, ang bunga, peace. Thought of sin is master.
But the thought of life in Jesus is liberator and your new master. Anong kinalaman ng mga verses na yan sa gusto natin pag-usapan na discipline for peace of mind? Inisa-isa lang naman natin ang mga pwedeng magtanggal ng peace of mind, di ba? Anong disiplina ang kailangan natin para maghari yung peace of mind? Unawain ito. Thoughts become emotions, and emotions become blood chemistry. Pag may naisip ka, magiging emotion yun. Either nakakalungkot ang naisip mo, lulungkot ka, nakakasaya, sasaya ka, nakakapagpaselos, magsaselos ka, nakakapagpainggit, maiinggit ka. Basta may inisip ka, magkakaroon yun ng emotional equivalent in your system. And your emotion will change your blood chemistry. Napatunayan na ng siyensya yan. Kahit nga ang pag-iyak, bakit ang iyak ng iyak bago matulog, biglang ang sarap ng tulog? Kasi napatunayan na sa luha, kasama yung mga toxins, mga lason related to stress. Yung naninigas ang katawan mo, yung ikaw ay halos himatayin, yung hirap na hirap ka, yung toxin na yon lumalabas kasama ng luha. Kaya nalungkot ka, lumuha ka, lumabas yung toxin. Kaya yung mga hindi umiiyak, yung ayaw umiyak, nagtitigas-tigasan, yun na biglang naninigas eh. Kasi di na ilalabas yung emosyon. So, kung anong iniisip mo, magiging blood chemistry. Science has proven over and over that toxic thoughts show up as disease. Yung mga inggitera, selosa, mapinisin, masamain ang loob, magagalitin, mga laging may negative emotion, marami yung sakit. Kasi ang negative emotion changes blood chemistry, changes heartbeat, changes yung mga blood vessels, sumisikip, humataas ang blood pressure mo, kaya ka nagkakasakit. Diba, sabi nga nila, pag umiibig pa daw, nagkakaroon ng tagyawa, yan ang dapat patunayan. Pero again, emotion turning into disease. Kasi yung umiibig siguro, laging puyat, ayan, napapabayaan ang kasarili. Laging nakakalumbaba, eh, yan naman kamay marom, eh, nakakapimple. Pwedeng ganun. But the general idea is this, your emotion affects your health. Negative thoughts trapped in the mind cause problems like high blood pressure, digestive troubles. Subukan ninyo na kayo magpapa-interview, o kakanta, o tutula, o haharap sa public, o gagawa ng something nakakanerbiyos, naninigas ang tiyan nyo, di ba? Para kayong sinuntok. O kaya, nagkakayo ka LBM, o kailangan punta ka na punta sa toilet. Ninenerbiyos ka, anong kinalaman sa digestive system mo? Meron! Negative emotions affect the digestive system. Di ba kaya nga kung nalulungkot ka, hindi ka makalulo ng pagkain, hindi ka makakain, hindi ka matunawan? Anong kinalaman ng tiyan mo doon sa boyfriend mo na nakita mong may ibang kaakbay sa mall? Bakit hindi ka makalulo? Anong kinalaman ng lalamunan mo doon? Meron. Kasi yung emotion mo nakaka-apekto sa yung katawan. Pero yun namang biglang tinextan ka ng isang katerbang I love you. Nako, sarap-sarap manguya at kumain. Ang pangunguyakoy mo ay talagang wagas. Dahil sa text. Ano ba yung text? Letra. Nakita ng mata mo yung letra na decode ng brain mong ibig sabihin. Inassign na niya ng emotional value. Sumaya ka. Sumarap. Ang napakatabang mong kinakain. Dahil sa iyong emosyon. Pero ano man ang sarap ng kinakain, naalala mo na yung boyfriend mo, iba kami ka-date na iba, naku, nawawala ng halaga lahat yan. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. And read mind for heart. Talinghaga yun. Ang totoong tinutukoy dito, isip. Huwag padala sa isip. Kontrolin ang isip. Dinadala ka ng isip mo sa matatakot ka, dinadala ka sa magseselos ka, dinadala ka sa magagalit ka, huwag kang padala, siya ang kontrolin mo. Proverbs 23:33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. May nakita ka lang halimbawang
kung anong papel na may telephone number sa bulsa ng iyong asawa. Your mind will play tricks. Kung ano-ano na ang mangyayaring kwento niya, buong-buo na yon. Kahit saan sila nag-check-in, anong inerienda nila, gano'n sila katagal magkasama. Dahil paglalaro ka ng isip mo, dadalin ka, actually, sa gusto mong puntahan. Alam naman ang isip mo kasi yung takbo ng utak mo, kaya doon ka lang niya dadalin. Kaya kung saan mo gusto mong papuntahin yung isip mo, mag-practice ka na doon nagpupunta yung iniisip mo. Kasi dadalin ka nun automatically when you are not in control. What you think of, you see. You imagine, you dream of. That's why dreams could become your realities. Pagka nabubuhay ka sa pantasya. Marami mga tao dahil sa fantasy, may pinafantasize sila isang tao na gustong-gusto nila, ini-imagine nila na gusto din sila. Eh, hindi naman sila man lang kilala. May mga tao na sa public places, pag may mga kasama silang laging nandun din, mga opisina siguro, mga restaurant, o mga public places like this, napapansin nila na yung crush nila laging doon nakatingin, doon sila uupo. Tapos sabi na kita mo, tingin ang tingin sa akin. They create their illusions. Paano hindi ka makikita? Kahit saan lumingon, nakabalandra yung mukha mo doon. Kung dadaan sa ganitong koridor, nakakalat ka doon. Dadaan sa ganung hagdan, nandun ka. Tapos sasabihin mo, sinusundan-sundan ka. Illusion. Dapat kinikilala mo kung ano yung illusion, ano yung realidad. Para nakatongtong ka sa lupa. Thoughts could become lifestyle. Pag nag-iisip ka lagi na magugunaw na ang mundo bukas, hindi ka na magtatrabaho. Papamigay mo na yung mga property mo. Tapos hindi naman nagunaw, wala ka ngayong property, sorry ka na lang. Eh, ano bang magunaw na may property ka pa rin? Bakit naman masama ba yun? Magugunaw na ang mundo, maglibitiw na ako sa trabaho, hindi ko na papapasukin sa school ang mga anak ko. Bakit masama bang maabutan ang pagkagunaw ng mundo yung anak mo na nasa school? Pagka lagi mong iniisip, it will become your lifestyle. Thoughts could become actions, habits, behavior, character. Kaya pag lagi mong iniisip na ang Diyos masungit, godly ka, magiging masungit ka. Pag iniisip mo ang Diyos, lagi nanguhusga ng kapwa, ikaw din, nanguhusga ka, nanguhusga. Kasi nang iniisip mo tungkol sa Diyos, nire-reflect mo ngayon sa buhay mo, what do you think of God? Ano bang iniisip niya tungkol sa Diyos? Na gusto nyo ngayong i-model. Pagka ang iniisip mo ang Diyos, yung nakakakita nagkakamali, lagi niyang sinisita, mahili ka ngayong malita. Pero kung iniisip mo na ang Diyos, mahilig magpatawad, nagiging mapagpatawad ka rin. What do you think of God determines your behavior. Nagiging salamin ka ng iyong isip at nakikita ng kapwa kung anong iniisip mo sa pamamagitan ng iyong mga kilos. Mark 7:20-23, Jesus said, "What comes from your heart is what makes you unclean. Out of your heart come evil thoughts. All these come from your heart and they are what make you unfit to worship God." Again, heart is to be read as mind. Sabi, ang lahat ng gagaling sa isip mo, kaya ganyan ka magdamit, kaya ganyan ka kumain, kaya ganyan ka kumilos, kaya ganyan ka makisalamuha, makitungo sa tao, kasi ganyan ka mag-isip. Ngayon, gusto mong palitan yon, edi palitan mo ang paraan ng iyong pag-iisip. Kasi yung isip mo ang factory ng lahat ng ginagawa mo sa buhay, doon yun nagmumula. And if you don't watch it, thoughts can vex, trouble, and stress you. May bagyo. Luwala ng isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. The same bagyo. The same bangka. Group 1, worried yung mga disciples. Group 2, nag-iisa si Jesus, sleeping. Magkaiba kasi sila ng iniisip tungkol doon sa bagyo eh. So merong relaxed. Kumisa nga, ibig-ibig mong maingit doon sa mga taong sobrang relaxed. Wala na kayong pambayad sa kuryente, yung asawa mo relaxed pa eh.
Ikaw worried na. Di ba? Wala kayong kakainin bukas, walang pangiral ng mga bata, yung asawa mo relaxed. Ikaw, ngarag. 20 years later, pareho pa rin kayong buhay, pero ikaw, kumangit, tumanda. Siya, relaxed pa rin. Kaya gusto mong ibig sabihin, mabuti pa yata itong ganitong sobrang relax eh. Ako, pagod na pagod dito. Yun ang blessing sa mga relax. May mga pagod na pagod to keep them relaxed. Eh, sobra ka kasing responsible. Wala pala kayong kakainin, wala siyang ginagawa. Subukan mong wala rin gawin. Pag pareho kayo nagutom, may gagawin na rin yan eh. Eh, lagi mo kasi sinasagot yung problema, sinasalo eh, di nagre-relax siya. Yung kapatid mo, sobrang relax kasi umaasa sa'yo. Nag-asawa, umaasa sa'yo. Nagka-anak, umaasa sa'yo. Pagod na pagod ka. Subukan mong gutumin yung mga yan pag hindi kumilos. Eh, hindi mo naman kasi ginugutom at alam niya yon. Kaya ikaw mapagod, relax siya. That's life. Choice mo yan eh. Kumisan para rin sumpa pag sobra kang responsible, ano? Lalo sa mga pamilya, pag maaga pa lang na-identify nila kung sino yung responsible, lagot ka buong buhay. Magpapabaya sila kasi alam mong di mo matitiis. Subukan mong tiisin. Baguhin mo yung pag-iisip. Hindi reklamo ka ng reklamo. Tamad-tamad ng kapatid ko, tamad-tamad ng ganito. Eh, lagi mo kasi sinasalo. Hayaan mo malaglag. Pag hindi nagbago ng pag-iisip yan. Minsan yung mga sobrang responsible, nagiging konsentidor na eh. We are already tolerating very bad behavior by rewarding the lazy and punishing the masipag. Yun ba ang justice ng Diyos? No. If you're always troubled in spirit, identify why. Daniel 7:15, I, Daniel, was troubled in spirit, and the visions that passed through my mind disturbed me. You see? Yung mga mahilig makakita ng vision, lagi na di-disturb. Well, once in a while, there are people who are really given visions so they could warn others. But most of the time, hindi naman vision yan eh. Subdivision, guni-guni. Marami mga self-appointed prophets, nakakakita ng demonyo kahit sa tasa ng tiyan. Tinatakot ang buhay niya, tinatakot ang lahat. Everything is in God's hands. Why try to control what you cannot control? Ano ang nagpapagulo sa ating isip? Salain ng isip, kontrolin ng isip. Thoughts can calm, can soothe, can relax you. You see, in the same mind, thoughts that can stress you can thrive. But also in the same mind, thoughts that can relax you can flourish. So bakit man naman papapasok na lagi yung nakaka-stress? Bakit hindi yung nakaka-relax? Manonood ka ng sine, horror pa. Ba't di nalang comedy? Ang lungkot-lungkot pa. Nagbayad ka pa para ka malungkot. At bikat-bikat ng dibdib mo paglabas. Gumagapang ka pa palabas ng sine dahil ang lungkot. Why? You have a choice. Psalm 119:52, I remember, Lord, your ancient laws, and I find comfort in them. So you see, ang daming laws, pero ang sinofocus niya, yung nakaka-relax, yung nakaka-comfort. E di ang bunga sa buhay niya, comfort. Psalm 27:4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord. Isa lang naman ang hiling ko sa Diyos, sabi niya, na araw-araw nandun ako sa kanyang tahanan para pagmasdan ko, malimi-limi, maisip-isip ko ang kanyang kagandahan. Because beauty relaxes. So, sabi niya, gusto kong magpunta sa church araw-araw para ako ma-relax, para ma-enjoy ko ang kagandahan ng Panginoon. Tapos magpunta mo doon, marami mga bully, marami mga huwes, marami mga hukom, marami mga abogado na umuusig sa'yo, nagja-judge sa'yo, eh, hindi nakaka-relax yun. Hindi dapat ganun ang atmosphere in the house of the Lord. As you think, you become. You become, you are, your thoughts.
Ano ba talaga ang nagde-define ng ating pagkatao? Ito yung ating pag-iisip. Ikaw ay ang pag-iisip mo. Ang pag-iisip mo ay ikaw. Proverbs 23:7, "For as he thinks in his heart, so is he." Paano ka mag-isip, magiging ganun ka. So change your life by changing your thoughts. Ang sinasabi lang natin, change yung nakaka-stress, yung nakakagulo. Yun namang nakakapagpasaya, di huwag niya nang palitan dahil masaya na kayo eh. O kaya palitan niya ng mas nakakasaya pa. Romans 12:2, "Let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him." Gusto ng Diyos, relax ka, peaceful. Ayaw niya na ikaw ay stressed and vexed and troubled and afraid. Hindi business ng Diyos manakot. Business niyang magpatahan, ng umiiyak, magpapayapa, umalo-alo para tayo matahimik. 1 Corinthians 14:20, "Stop thinking like children. In regard to evil, be infants. But in your thinking, be adults." Grow up. Tigilan ang pag-iisip bata, lalo't hindi ka na talaga bata. Baguhin ang pamamaraan. Sabi ni Paul, "When I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. But now that I'm a man, I gave up childish ways." Ganon din tayo sa ating spiritualidad. Dapat mag-mature. Change what gives you trouble. Change the way you think so that you will be happier. You will be more peaceful. Think your way into mental, emotional, and physical rest. Yung kapahingahan, parang isang pupuntahan. Yung pag-iisip, yun yung ruta na dinadaanan mo. Mag-isip ka sa paraan, ang ending, restful. Ang ending, relaxing. So think your way into rest, into relaxation, into peace, into serenity. 2 Corinthians 10:5, "We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ." Ginigibahan namin ang lahat ng anumang pangangatwiran at mga pagkukunwari na bumabangga sa tunay na pagkakilala sa Diyos. At ipinabibihag namin ang anumang iniisip namin kay Kristo. Binibihag, ginagapi, kinukulong, ginagampos namin aming utak para ito pasunurin kay Kristo, hindi kay Satan. At hindi lang yun tungkol sa paggawa ng kabanalan at mga kareligyosohan. Yun ay tungkol sa paghanap ng tunay na kapayapaan, katahimikan, pahinga na siyang ibig-ibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, binabangga din udurog namin ng anumang mga pagpapunwari na karunungang maka-Diyos. Pero kung ang ending nakakagulo, nakakapagpagulo, nakakatakot, hindi yan galing sa Diyos, binabangga din udurog namin yan. Yan ay isang pagkukunwari. Kung paano mo malalaman na masarap ang luto, pag tinikman mo na, doon mo malalaman kung tama ang interpretation of God's Word. Pag ang ending sa buhay mo, peace, serenity, love, quietude, yan ang tamang bunga ng tamang interpretation ng salita ng Diyos. Kung ka-i-interpret mo ang bunga na legalig ka, naging judgmental ka, natakot ka, hindi yan dapat ang bunga, mali ang basa. Sabi ni Jesus, "I came that you might have peace, that you might have life, and have it abundantly." So alam mo, pagtama, Pastor, ano po bang tamang interpretation? Yung ang ending, pumapayapa ka, tumatahimik ka, yun ang tamang interpretation. Siyempre, magigiligalig ka rin sa mga mali para itama mo. Pero hindi to the point na naligalig ka na pagharian ka na ng takot. Kasi, okay, na-realize mo mali ka, hindi mo maitama-tama pa ngayon, o kulang ang pagtatama mo, di magtatapat ka sa Diyos, o meron ka ng confession, may forgiveness ka na, peace pa rin ang ending.
Choose what you think of. Choose what you dwell on. Tulad ng pinipili mo kung saan bahay ka titira, saan barangay, sa loob ng bahay, saan kwarto ka, sa isang bulwagan, saan silya ka uupo, pinipili mo kung saan kalulugar, lagi niya naman lalong piliin kung anong iisipin. Kasi pag inisip mo, nasa loob ng utak mo, pag nasa loob ng utak mo, yun ang magpapakilos sa iyong mga daliri, mga paa, sa iyong katawan, yun ang magkokontrol ng iyong buhay. At sabi ng Hebrews 13:1, fix your thoughts on Jesus. On Jesusness, on peace, on love, on forgiveness, on kindness, goodness, on mercy. Ang magiging bunga nun, kapayapaan. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Bantayan daw ang iniisip kasi dyan magmumula ang tunay na buhay. Anong iisipin ngayon? Anong dapat nating isipin? Think only of what you can change. What you can modify or improve. Think only when thinking about it can and will help improve it. In other words, problemahin mo lang yung may solusyon. Pag walang solusyon, hindi problema, hindi dapat problemahin. Kasi ang definition ng problem, may kakambal na solusyon, dapat lang hanapin mo at itapat. Pero wala pong solusyon, edi hindi problem, ba't mo pinaproblema? Tanggapin mo, manahimik ka, hindi problema yung pinaproblema mo. Do not overthink. Do not worry. Especially about what you cannot change or what you should not even change in the first place. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Problemahin mo lang yung ito malapit, kaya mong hipuin yung malayo, huwag. Hindi mo nga alam kung darating yung malayo. Do not think, do not overthink about what cannot be changed. Yung anak ko po ayaw magbago. Hindi huwag mong baguhin. Ayaw palang magbago eh. Bakit mo pinaproblema? Ang asawa ko po ayaw magbago. Ginawa ko na lahat. Hindi tumigil ka ng kagagawa. Napapagod ka lang pala. Hindi naman nagbabago. Mahirap pag-isipin yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Binabago mo yung ayaw magbago? Hindi bumabagda ka sa bundok, sa pader. Napapagod ka. Do not think and overthink about what could only be accepted. At least at the moment. May mga bagay na dapat walang tanggapin. Baka bukas, mapalitan na yan, maiba. Beyond you, without your participation. Pero lahat ng ginagawa mo ngayon, hindi mo mabago. Tanggapin mo na lang para tahimik ang buhay mo. Do not overthink about what only makes you worry or afraid. Kung kaiisip ang bunga, nagwa-worry ka, natatakot ka, which translates to become a disease, remember? Idilugi ka. James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Clean up your lives. Purify your hearts. Hindi lang of wrongdoing, but also of wrong thinking. Choose thoughts that give you peace. Pastor, hindi na po talaga masolve kung sa end times po ba, pre-trib, mid-trib, or post-trib. Ano po ba talaga ang pipiliin ko? Hindi doon ka masaya. Saan ka masaya? Wala pa lang mapili. Pare-parehong may defense. Pare-pareho rin na mayroong pintas. Hindi mo alam ang pipiliin? Hindi doon ka sumasaya. Gusto mo, post-trib. Di post-trib ka. Ngayon, kung may nagsasabi sa inyo, ano po yung post-trib? Kung hindi nyo alam, huwag nyo nang alamin. Kasi problema lang yun. Hindi naman talaga ganun kahalaga yun. Pinoproblema lang ng iba. Ano po bang dapat kong gawin sa anak ko na baptism? Tubog? Wisik? O buhos? Kasi parang pare-pareho ko, may verse naman na na-support. Pare-pareho, mayroong pro and con. Sige, isa ka ba masaya? Gusto mo, iturok natin para talagang pumasok yung tubig. Eh, yun na lang po. Gusto ka masaya? Yun pala, pare-pareho may verses eh. Ba't mo pinaproblema? O gawin mo lahat para ka masaya.
Kasabihin ko, hindi itubog na natin para nawisikan ka na, nabuhusan ka na, nalubog ka pa, ay happy ang lahat. Eh, ayoko pong mabasa. Ay, halika. Wibisikan na lang kita. Gusto mo? Eh, pakailangan gawin napakalaking problema yan. Nakakapagtayo ng mga sekta at mga kongregasyon based only on the mode of baptism. Ang galing gumawa ng problema ng mga anak ng Diyos. Maghati-hati at magpagalingan. Kaming tama, kayo mali. Sa akin, isang balding tubig ang binuho sa'yo, isang baso lang. Mas banal ako sa'yo. Ganun. Ang mga musician ng church namin, puro maiksi ang buhok sa inyo, may mahaba. Eh bakit? Yung maiksi ang buhok ng musician nyo, mas banal sa mga musician naming nakapusod. Nakakabanal ba talaga yan, yung hiksi at haba na yan? Bakit big deal? We become majors of minors. We problematize everything. Hindi tuloy peaceful ang church life. Choose thoughts that give you peace. Philippians 4:8. Keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Piliin ang iisipin, piliin ang problemahin. Avoid thoughts that vex, that trouble, that agitate. Iwasan yung nakakapagpagulo. Nakakapagpalungkot. Bakit lang yung pag-uusapan yan? Paborito na magkakapatid, pag-usapan yung hipag nila na inis sila. Pati siya ginagawang star. Tinag-uusap kayo, siya ang topic, edi star. Mabuti pa, magtinda na kayo ng ticket. O, eto na ticket, bumili ka na. Pag-uusapan na natin ang hipag natin. Kasi star siya, magbayad tayo. Bakit lagi niyo pinag-uusapan yung nakakainis? Yung nakakapagpalungkot, nakakapagpagalit, eh di nilalagyan niyo ng sakit ang utak niyo. Nakakainis pala siya, dapat huwag isipin. Kasi yung iniisip, lalo siya nagwawagi. At lagi kayo natatalo. Kasi kahit naman kayo isip ng isip, kwento ng kwento, hindi rin naman sila nagbabago, kayo ang naiinis. Paborito pag-usapan ng mga magbibilas, yung biyana nila. O yung mga hipag nila, mga in-laws. Yan ang mga paboritong topic na nakakainis, di ba? In-laws. Tigilan nyo yan kasi wala namang mabuting indudulot sa inyo. Nagiging star lang sila. Psalm 55, 1-5, my thoughts are troubled. My heart is racing fast and I am afraid. I am trembling with fear, completely terrified. You see, dahil sa thought, pati katawan ang inig. Bumilis ang tibok ng puso. Nasira ang katawan. Bakit yung papayagang laging mangyari yon? Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Yan ay para sa inyong personal na kabutihan. Detox your mind. Marami naman nagde-detox ng katawan nila, umiinom ng pang-detox, napapaturok ng pang-detox, pero hindi binabantayan kung anong iniisip. Ito ang pinakamaraming toxic elements na pumapasok. Direct your thoughts. Turuan, utusan, akayin ang isip. Colossians 3:2, set your mind on things above, not on earthly things. Set your mind on things that give peace and serenity, not on those that trouble you. Kaya mga kapatid, very clearly, discipline your mind. Pag yung isip ay pumupunta na kung saan-saan, hoy, liko ka dyan, alis dyan, hindi ka dapat dyan pumunta. Discipline your mind. Psalm 139, 23-24, search me, O God, and know my heart. It means know my mind. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me or in the way I think. And lead me in the way everlasting. Suriin niyo po ang isip ko, ang pag-iisip ko, ang pinag-iisipan ko, at akayin niyo ang utak ko sa tamang daan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, buhay na masaya, buhay na payapa. Romans 8:6,
If your minds are ruled by our desires, meaning emotions, meaning thoughts, we will die. But if our minds are ruled by the Spirit, we will have life and peace. So paghariin ang Espiritu ng Diyos sa ating kukote, sa ating isip. Proverbs 15:32, those who disregard discipline despise themselves, but one who heeds correction gains understanding. Discipline in thinking is very important. Proverbs 4:23, above all this, guard your heart or guard your mind, for everything you do flows from it. Bantayan ang isip kasi lahat ng ginagawa nyo doon nagmumula. Nandiyan kayo ngayon kasi diyan nyo pinapunta ang inyong isip. John 14:27, sabi ni Jesus, I am leaving you with a gift. Peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled and afraid. May iiwan ako sa inyong regalo, kapayapaan ng isip, katahimikan, katiwasayan. At ang katiwasayan na itong ako nagbibigay, hindi yan maibibigay ng mundo. Kabaligtaran nga ang binibigay ng mundo, gulo. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. 1 Corinthians 9:27, ang ating opening verse, I keep my body under control and make it my slave. Apply it to your mind. Then say, I keep my mind under control and make it my slave. Discipline your mind unto peace and serenity. Kung magulo ang isip nyo ngayon, ligalig kayo, takot, likhan nyo yan. Walang ibang may likha niyan. At kung payapa kayo ngayon, sinadya nyo man o hindi, nilikhan nyo rin yan dahil sa inyong pag-iisip. Huwag na kayong humingi ng kapayapaan sa Diyos, matagal lang ibinigay. Nasa harapan na natin, nasa kandungan natin, nasa atin na lang kung ating tatamasahin at gagamitin. Sayang ang buhay na puro gulo ng isip, puro takot, puro pangamba, di naman naiiba. Sabi ni Lord, huwag kayong masurprise na may trouble. In this world, you will have trouble. Natural, may trouble. Huwag niyo isipin, ay, may trouble, bakit may trouble? Natural, meron. Pero ang ako ang isipin niyo, na pagtagumpayan ko na ang lahat ng yan, at ang aking tagumpay ay inyo ring tagumpay, tamasahin nyo ito. Enjoy a life of peace. Trust in God through Jesus. Change the way you think and have a better life. Dear Lord, we thank you that we can enjoy peace because of Jesus and because of your love. Gisingin nyo kami. Pukawin nyo ang aming isip. At suriin namin ang aming mga sariling paraan ng pag-iisip na nagbubunga ng kaligayahan o kalungkutan, katiwasayan o ligalig o bagabag, kami rin ang may gawa nito. Turuan nyo kaming suriin ang aming sarili at isuko ang aming pag-iisip sa inyo, Panginoon, sa Espiritong Banal, nang ang maging bunga, kapayapaan, katahimikan. Mabago ang dapat baguhin at matanggap ang hindi pwedeng baguhin. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito, sa atin mga buhay.